Yes, good afternoon mga ka-DLS, mga ka-abangers, at good afternoon din sa inyo, Ate Zali and Daniel, ang magtitang ito, mga ka-DLS at ka-abangers, at walang pagod, hindi ang init-init na patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga buhay at talaga namang punong-puno tayo ngayong hapon na ito. Pinuno nyo kami ng mga updates and announcements at hindi lang yan, talagang pinuno nyo kami ng mensahe natin sa hapon na ito para sa ating guest. Wow, talagang handang-handa ang mga lingkod ng Diyos. Salamat po sa inyo, Tisali and Daniel. Kayo ay pagpalain ng Diyos, pagpalain tayo ng Diyos ngayong hapon na ito sa segment natin. At tunay nga mga ka-DLS, ka-bangers, totoo yun. Ngayong hapon na ito at currently, habang tayo ay nag-daily life sharing, kasalukuyan din po na merong Vacation Bible School na ginaganap sa ating church. Wow! Talagang hindi po tumitigil ang Diyos sa mga pinapagawa niya sa atin dahil maraming pinapadala ang Diyos upang maglingkod sa Kanya. Kaya marami din ang tumutugon. At para sa mga tumugon, upang maging pagpapala din kayo ng mga kabataan. Kaya salamat sa buhay ng ating mga volunteer teachers. Ayan, sa pangunguna ni Teacher May, kasama ng mga youth and of course ang ating mga pastor. O mga kabangers, in this time talagang ito, huwag po nating maliitin ang ginagawa ng mga kabataan. Kaya yung mga bata dyan, mga anak nyo po, habang maliit pa po sila, dalahin nyo po sila sa church. Dalahin nyo po sila upang sila ay matuto. Sabi nga doon, sa salita ng Diyos, di ba? Ang sabi ng Panginoong Yesus, bring your children to me. Dalahin nyo ang inyong mga anak sa Kanya upang habang sila ay bata pa, matuto na sila sa salita ng Diyos at nang sila ay lumaki, hindi sila mahihirapan kung hindi magkaroon sila ng pag-asa. Yan, sa panahon na sila ay nawawala ng pag-asa, katulad natin, katulad ng mga ka-abangers natin ngayong hapon na ito, dahil ang segment natin ngayong hapon na ito, nako, alam niyo po ba, talagang ito ay pag-asa na tayo, dito natin mapapatunayan na tayo ay umasa lamang sa lakas ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Yan, at dahil malakas ka, ibig sabihin, may pinapagawa ang Diyos sa buhay mo. At pag may pinapagawa ang Diyos sa buhay mo, ikaw ay gumalaw, ikaw ay humakbang, at doon mo makikita ang manifestation ng Holy Spirit sa buhay mo. Ayan, mga ka-DLS, ka-abangers, salamat po. Ngayong hapon na ito, ako po ang naatasan na mag-real life, real talk, dito po sa Daily Life Sharing. Unang-una, salamat po sa ating mga pastor, Pastor Dong and Pastor May, for giving us again a privilege para makapaglingkod sa pamamagitan ng programang ito. Alam niyo mga abangers, ito mga ang segment natin sa panahon na ito, sa season na ito na inilagay ng Diyos sa atin, yung platform na ito. Alam niyo ang panahon na, ang Diyos ay ginagamit ito at ang lahat ng mga lingkod ng Diyos ang nagpapagamit dito sa segment na ito ay pinagpala. At maging ang mga guest natin dito ay pinagpala din. Dahil inilagay nga ito ng Diyos sa panahon na ito, alam niyo po ba lahat po dito, yung mga nawawalan ng pag-asa, yung mga nauuhaw ng salita ng Diyos ay dito tunghay, dito nila nakita na meron palang salita ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Amen! Kaya, handang-handa na ba kayo mga ka-DLS, mga ka-abangers? Maraming salamat din sa mga yan, patuloy na nagtatag invite ngayong hapon na ito. Yan, ang ating pag-uusapan mamaya ay ang hope for those who feel
forgotten. Ayan, ikaw ba ay nakakaramdam na parang wala nang pag-asa sa buhay mo? Ayan, ikaw ba ay nakaramdam na parang wala na akong kwenta sa mundo? Ayan, ikaw ba ay nawawala ng pag-asa? Ayan, kaya tutok lang ngayong hapon na ito, makikita natin ano ang ginagawa ng Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos sa ating guest ngayong hapon na ito? Pero bago po yan, pwede po ba tayong mag-comment dyan sa ating comment box? Sabihin po natin, your present circumstances don't determine where you can go. They merely determine where you start. Yan, mahaba po yan, mga kaabangers! Ulitin ko, your present circumstances don't determine where you can go. They merely determine where you start. Yan. Ang kasalukuyan mong kalagayan, hindi yan nagsasabi, Tagalog ko lang, nagsasabi kung saan ka pupunta, kung hindi, kung saan ka magsisimula. Ayun, 'di ba? Sige nga, sino ang nakakasulat? Your present circumstances don't determine where you can go. They merely determine where you start. Yan. Kung yan talaga kung saan ka mag-uumpisa. Bakit? Kasi ang pag-asa, ito ay isang ang pag-asa ay para itong isang gasolina. Yan. Diba? Pag may sasakyan, kailangan mo ng gasolina para siya ay umandar, para makarating ka doon sa pupuntahan mo. So, itong pag-asa na ito is the ultimate fuel for positive change. Yan. Positive change saan? Sa buhay mo. Kung ang buhay mo ay masalimuot, kumbaga, negative lahat ng mga nasa paligid mo, itong pag-asa na nilagay ng Diyos sa atin is an ultimate fuel. Yan, gasolina yan sa buhay mo para ikaw ay makapagsimula doon sa destiny na nilagay ng Diyos sa buhay mo. Kaya, di ba, anuman ang kasalukuyan mong sitwasyon, your present circumstances, hindi yan magsasabi na ikaw ay yan ang patutunguhan mo. Kung hindi, yan ang magsasabi na ito ang umpisa ng patutunguhan mo, kasama mo ang Panginoong Jesus. Amen! Kaya, hope is the ultimate fuel for positive change. Sino ang mga gusto ng positive change? Siyempre, ako, taas ang ating mga kamay. Sino ba ang ayaw ng mga pagpapala or blessings kung hindi pagbabago ng Diyos sa ating mga buhay? Tayo po yan. Siyempre, tayong-tayo po yan. Lahat po tayo dyan. Kaya ngayong hapon na ito, alam ko. Alam niyo po ba na nakaka-excite? At dito lang talaga, dito natin masasabi na sa daily life sharing, ito yung platform na iginawa, nilagay ng Diyos sa panahon na ito dahil may purpose. At ang purpose nito ay to build lives, magbuo ng buhay. Kasi ang naaabot nito ay iba't ibang sulok ng mundo. Kahit saan ka man, saan ka man naruroon ngayon, inaabot talaga ng programang ito. And who never knows, sa bawat segment na ginagawa dito, araw-araw ng live sharing, mag-aring magiging kapareho ng patotoo mo, kapareho ng kalagayan mo, kung anuman ang kalagayan mo sa buhay mo ngayon. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya, alam nyo, ito talagang pag-asa. May pag-asa talaga pag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Kaya pag ikaw nawawala ng pag-asa, lumapit ka lang sa Diyos. Alam mo po, ang Diyos, gagamit yan ng tao. Meron yan, katabi mo, kaharap mo, nasa likod mo, gagamitin ng Diyos para ikaw ay lumapit sa Kanya.
Humakbang ka lang papunta sa Panginoon. Amen. Kaya, good afternoon sa lahat. Ayan, continue to tag, share, and invite mga ka-DLS ka-abangers. Kasi, itong hapon na ito, talagang may ginagawa ang Diyos sa buhay ng ating kapatid. At dahil may ginagawa ang Diyos, syempre, kakaiba. Diba? Fresh revelation, fresh testimony ang nilagay ng Diyos sa kanya. At dahil sa patotoo na yan, syempre, hindi yan pwedeng itago. Kailangan yan ihayag. Dahil kapangyarihan ng Panginoong Jesus ang kumilos, bakit nabuo ang patotoo na ito. Amen po ba? Amen! Kaya bago ko tatawagin, syempre, ang ating guest ngayong hapon na ito, gusto ko lang pong i-recap sa inyo. Kasi itong guest natin ay naging guest na rin po natin last year. Wow! Last year! At isa sila sa part ng ating 1 year anniversary ng daily life sharing. So, noong March 23, 2021. So, meron na po talaga silang, meron na pong segment na ihayag na guest po ang ating panauhin ngayong hapon na ito. Kaya bago ko po ipakilala sa inyo, panuorin po muna natin ito, mga ka-DLS, mga ka-abangers. Kinuha sa Abu Dhabi. Totoong nanay mo yon? Hindi po. Hindi na naman? Hindi po. Parang ibang kwento na naman to, ha? Sandali. Pwede. Oh, pause. Ha? Nagkakilala sila sa Abu Dhabi, pero parang maganda to. Hindi mo totoong mami. Eh, sino yon? Ano po, umampun po sa akin. Inampun ka? Opo. Paano nangyari? Nung baby pa po ako, 3 months pa lang daw po ako, binenta na daw po ako ng nanay ko. Ano ba lang? Eh, talagang fastener seatbelt ka talaga, pastor, no? 3 years old? 3 months, pastor. 3 months? Opo, pastor. Ipinampun ka? Opo. Paano nangyari? Hindi, pastor, binenta. 8,000 pesos. Man, pastor. Si kagayang, bejay! Ay, ikaw pala yon. Opo, pastor. Akala ko siya yon, ikaw pala! 3 months old, ibinenta! 8,000! Eh, ito, 3 months eh! Ibinenta! Kaya pala, oo, nakahigpit ba sinturon ninyo dyan? Ha, nakahigpit! Parang sandali, nawala tayo sa legal at illegal. Eh, mas malupit ito! Illegal, ibinenta! Tapos, hindi ko alam ito pala yon. Narinig ko na to eh. Ha? Ikaw pala yon, Ineng. Ako, pastor. 3 months. Ako, pastor. Ibinenta 8,000. Tapos, pagtas ka ibinenta? Ayun pa, pastor. Yung pinagbentahan naman po sa akin is, ano naman po, napakabuti naman po nila. Palad naman. Oh. Napakapalad ko po sa kanila, sa mama ko, sa mami ko, sa daddy ko, pati po yung kuya ko. Yun, sige. Maayos po yung takbo po ng buhay namin hanggang nagkahiwalay po yung mami and daddy ko kasi nang bababae si daddy. At tapos, yun po, iniwan po nila ako, pinaalaga po ako dun sa lola ko. Tita po ng mama ko po yun. Dito ka muna at mag-abroad po si mami. So, yun po, lumaki ako na walang ano po, yung gabay ba talaga ng nanay po. So, tapos wala rin po kong tatay kasi naghiwalay na po sila. Nandun lang po ako sa lola ko. Sama ko lang mga pinsan ko, mga tita ko. Pero yung gabay po talaga ng magulang is hindi ko po naranasan. So, marami po kong hinahanap. Ganun po. Kaya nung sinabi po ni mami ko, tapos in-spoil niya din po kasi ako. No, so sinabi niya po, punta ka na lang dito, kunin na lang kita. Kinuha niya po ako doon, tapos ano po, dahil nga po, mahal na mahal po niya ako, spoiled nga po ako. Matindi. Pero bago Teka, po yun, boss. Pinaliwanag niya naman po, pastor, na meron ang po siya. Ang totoo mong nanay, nakilala mo ba? Hindi po, pastor. Hindi pa hanggang ngayon? Hindi po. Manawagan ka, alam mo pangalan ng tunay mong nanay? Hindi po. Hindi din? Hindi din. Hindi sinabi po. Kung kanino ka galing? Hindi po, pastor. Hanang amo? Ay, hindi niya alam? Hindi po alam.
Hindi ko alam, Pastor. Basta sabi binenta po, binenta lang daw po ako. Eh, meron tapos ba? Sabi po, hindi po, alam mami. Kung saan ka galing. Buti pa pag ano, pumunta ko sa palengke, alam kung saan ako ng malengke. Ah. Oo nga, pero hindi lahat ng negosyante pag binenta, tinuro yung pinanggalingan ng produkto. Ah, ganon? So, ibig sabihin, hindi mo alam. Kung manawagan ka lang, hanapin mo. Balay mo, mahimala ang Panginoon. Si Ate May nga, 50 years eh, nakita yung tatay eh, nagpalit ng identity. Yun ang malupit. Yung tatay ni Ate May, nagpalit ng pangalan. Pilipino, naging Indonesian, oh, nung nakita na sa Amerika. Walang imposible. Hey! Walang imposible sa Panginoon. Sige, manawagan. Basta manawagan ka. Mananawag. Sa mga bagay na hindi natin kaya, paano mo malalamang posible at imposible? Pag posible, kayang gawin ng tao. Pag imposible, Diyos lang ang makagagawa nito. Amen. Sa daily life sharing, walang imposible dahil Diyos ang pinaglilingkuran natin dito. Amen. Kaya nga mahasanabi natin kamangha-mangha. Tandaan niyo po ang araw na ito. Ang petsa ngayon ay March 23, nanawagan si Jennica Anjanette Chan. Hindi alam ang tunay na nanay dahil binenta 3 months old sa halagang 8,000. Ang clue, ate, nanay, kung lola ka na, ang clue, alam mo naman eh, may binenta ka, 3 months old ang baby mo. Ang halaga, 8,000 pesos. Kung ikaw yan, nako, halika na, ang ganda ng anak mo. Yan, halika, naniniwala ako, ipapakilala ka ng Panginoon sa iyong anak. Amen. Wow, salamat Panginoon, ikaw ang Diyos ng Himala, sa'yo'y walang imposible. Amen. Dahil naniniwala kami na ikaw lang ang makagagawa nito, gagawin mo ito. Fullness of joy. Ibibigay mo ang true identity ng batang ito. Iriregalo mo ito sa kanya at talagang buong buhay niya, sasabihin niya, buhay, makapangyarihan ng Diyos na nakilala ko. Tunay na nagbubuo ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen. Amen. Mga ka-daily life sharing, sama-sama nating paniwalaan, gagawin ng Panginoon ito kay Jennica. Amen? Amen. Praise God. Okay na anak. Handa ka anak, makilala ang tunay mong nanay. Opo, Pastor. Basta ang clue. Magpapasalamat ka. Yun. Basta ang clue, 3 months. 3 months baby. Sa halagang 8,000 pesos. Magtanong-tanong na kayo dyan sa mga babae dyan. Huwag na kayo maghiya. Magtanong ka lang. Oy, nagka-baby ka ba? 3 months old. Binenta mo ba ng 8,000? Ah, doon yung anak mo. Nakita ko sa daily life sharing. Okay. Yahoo! Ano pang ginagawa? Kung yung ang challenge ng kanta-kanta ng sayo ay binabalik, hashtag daily life sharing. Hinahanap ang nanay. 3 months, ibinenta ng 8,000. Baka ikaw yan. Halika na sa daily life sharing. Hahanapin natin. Dahil gawin ng tao ang magagawa niya, gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang magagawa nila. Amen! Pero yung ano, kailangan praise God makita natin muna yung istorya nila. No, ano bang ginawa ni Lord sa buhay nila? Praise God. Masaya ako, Pastor. Oh, ano? May nahukay ako eh. ang lalim. Oo nga, lalim nun, ano? Oo. Ang hirap nun sa bata. Nag-preach ako ng Linggo sa Kawayan. Ang topic ko, come out from hiding. Alam ko, ikaw yung nagtatago, ha? 3 months old. Baby mo, ibinenta mo, 8,000. Huwag ka na mahiya. Ready na siya. Magpapasalamat daw sa'yo. Uy, I love you, nanay. Ang sarap kaya. Yun ang panabikan mo. Tsaka isa pa. Di mababayar ng salapi. Hanga ka doon sa nanay mo o mami mo ngayon na nag-alaga sa'yo. Mm-mm. Hahangaan. Hahangaan. Kasi siya pa ang nag-partner sa kanilang dalawa. Oo, yung aalis siya. Oh, sige, anak, yang ka muna sa lola mo. Mm-mm. Kasi aalis ako. Tapos kinuha siya. Wow, binigyan ng pangalan. Oh, binigyan ng magandang bukas. Personality. Dinala sa ibang bansa. Oh, hinanapan ng mapapangasawa. Oo, no, ma'am. Eh, hindi pa naman. Amen. Talagang umpisa pa lang. Nakakaiyak naman tong aking segment na to. Pero talagang maniniwala tayo na may himala ang Diyos sa ating mga buhay. Yan. So kung naalala nyo mga ka-DLS, ka-abangers, yan po yung segment, unang segment na naging guest si Sister Jennica Anjanette Chan. So yan po, siya po ang ating guest ngayong hapon na ito. Kaya hindi ko na po patatagalin pa.
Dais ko lang pong i-welcome dito sa ating DLS Studio via Zoom. Live po siya mula pa po sa GCC, ang Danan Isabela. Pasok po, Sister Jennica. Hello po mga kabangers. Hello po sa lahat ng mga daily life sharing. Hello po kay Pastor Dong at kay Pastora May. Salamat po muli sa privilege po na nandito na naman po ako at magiging part ng daily life sharing po. Real life talk. Wow! Sister Jennica, sige, pagkakataon mo ito, nabatiin mo ang lahat ng mga gusto magpapabati ngayong hapon na ito. Live, mga kaibigan mo, kamag-anak mo, pamilya mo, lahat ng mga nilagay ng Diyos sa puso mo. Amen po. Sige po, shout out po sa mga, sa mami ko, especially kay Mami Lulu Gakayan. Hello, Mami. Shout out din po sa mga pinsan ko dyan na alive na alive po sila, na umpisa wa lang daw, umiyak na daw po sila. Si Janine, si Jocelyn, si Ate Rachelin, si Joey Angelic. Hello, hello sa inyo dyan sa San Mateo Rizal. At hello din po dito po sa amin sa GCC Angadanan, sa aking Pastora Micaela Luna. Hello, Pastora. At hello po, Pastora Maya. Sa lahat po ng mga members ng GCC Angadanan, hello, hello, hello po. At sa mga, at sa lahat po, lahat ng mga kabangers, good afternoon po. Wow! Mukhang marami ah. Maraming nag-aabang ngayong hapon na ito. Iba talaga pag may ginagawa ang Diyos sa iyong buhay, no? Mayroon po talagang, ano, maraming nag-aabang. Kaya sabihin mo sa kanila, so kung kayo yon na mga binanggit ni Sister Jennica ngayong hapon na ito, sabihin nyo, Dan, I am present! Yan! Supportahan nyo po siya. Dahil kakaiba ang himala ng Diyos sa kanyang buhay. Yan. Alam ko talagang kanina binigyan natin ng recap ang ating mga kaabangers. Sa mga hindi pa nakapanood, yan, makikita nyo po yan sa ating YouTube. Yan, yung segment, full version ng segment po ni Sister Jennica. Kasama po ang kanyang boyfriend that time. At talaga ang nag-real life talk dyan ay ang ating mga magulang sa Panginoon. Walang iba kundi si Pastor Dong at Pastora May Campoy. Kaya Sister Jennica, sa lahat na mga hindi pa nakasubaybay noon at ngayon ka lang nila mapapanood, syempre, kilala mo naman nila ang iyong sarili, ilang taon ka na, di ba? Kung ikaw ba ay may anak o single ba o may asawa, yan, sige po. Sige po, sa mga hindi pa po nakakakilala po sa akin at sa mga bagong viewers ng Daily Life Sharing, ako nga po pala si Jennica Anjanette Chan from Angadanan, Isabela. 28 years old po and ako po ay may dalawang anak na lalaki po at may boyfriend po. Yun po. Ayan, may boyfriend, dalawang anak. Yan. So yan, kilala nyo na po ha. Kilala niyo na po siya. Siya po si Jennica Anjanette Chan. So, kilalanin natin siya, mga kaabangers, ngayong hapon. Sa mga hindi pa nakakilala sa kanya, makikilala natin siya ng lubusan. At kung kanina talagang napanood natin yung panawagan niya, no? Balik tayo doon. So, sa panawagan niya na para sa kanyang nanay, para sa kanyang original. So, nakita natin ano yung kalagayan ng buhay niya. So, yung panawagan na nilagay niya noon. Ilang, tanong ko lang, Sister Jennica, ilang years ba na hindi mo nakilala ang nanay mo? Simula talaga nung 3 months ka? Nakamute ka po. Opo, Pastora, 28 years din po na hindi ko po nakilala. Wow. Opo. 28 years. Apo. Wow, 28 years. Talagang sobra, no? Sobrang tagal. At saka, wala kang malang image na picture, something. Wala po, Pastor, wala. Oh. Na, ang ano ko lang po, nasa Nueva Ecija sila, pero name, wala po. Walang anything talaga po. Sino pong nagsabi na nasa Nueva Ecija sila? Yung ano ko po, yung lola ko po na nag-alaga sa akin. Yun daw po yung balita nila. Pero wala pong kasiguraduhan. Ganun po. Oh.
Ilang puro, taong ka nung nalaman mo yun? Yung naampon po ako? Oo. Ano po? Paano? Paano ko nalaman? Sinabi po ng mami ko po. 7 years old po lang po ako. Sinabi niya po niya. Okay, sige nga. Simulan natin ang kwento natin ngayong hapon na ito. Paano po kayo naampon pala? Naipaampon? Sabi po ng mami ko, yun nga po, nung baby pa po ako, binenta daw po ako sa kanila ng 8,000 kasi nahihirapan, siguro nahihirapan po yung tunay kong mama na alaga, na itaguyod po ako. Yun lang po yung sinabi nila. Tapos wala na po akong ibang idea, Pastor. Yun lang po. At inaccept ko lang po yun positively na sinabi ko, okay, mami, kasi maganda naman po yung buhay na kinagisnan ko. Kaya wala sa akin yung parang magre-rebelde or what. Basta ano lang po, just go lang po sa buhay. Go on lang po. Ilang taon ka noon nung anong sinabi ng ano yung mami mo? Mami ang tawag mo doon sa nag-ampon sa ilan po? Mami. 7 years old po, Pastora. Oh, 7 years old. So, nasa elementary days ka noon. Ikaw ba ay nag-aaral that time? Opo, Pastor. Opo. Kumusta naman ang elementary days mo bilang okay isang naman. Bata? Okay naman po, Pastor. Nung mula nursery po hanggang grade 3, nag-aaral naman po ako sa private school. Tapos, lagi akong honor student, ganun po hanggang lumipat po ako ng public school. Nung grade 4 na po ako, doon na po ako nag-aral ng public. Tapos, yun po, naging salutatorian din po ako nung elementary, Pastor. Tapos, ano pa ba? Sa elementary, okay naman po, Pastor, nag-aaral akong mabuti. Pero may changes po yun, Pastor, kasi from public, from private school, and then, public school, meron siyang transition. Kasi yun na po yung time na nag-abroad na po si Mami at wala pong mag-aalaga na sa akin. Kaya nilipat niya po ako ng titirahan. At nalipat na din po ako ng school. Yan po. So, ibig sabihin, achiever ka. Achiever ka nung elementary days mo. So, ibig sabihin, yung nag-ampon sa'yo ay inaalagaan ka naman. Sinusuportahan ka ng husto. Opo, Pastor. Alagang-alaga po talaga. Kumbaga, spoiled. Wow. Parang spoiled pa nga po eh. Opo. Oo, bakit naman? Ba't po naging spoiled? Kasi, ano po eh, halos lahat po ng gusto ko binibigay po nila. Tapos, si mami ko din po, tinuruan niya akong kumanta. Mula bata pa po ako, yun na yung ano niya, yung tinuturo niya sa akin, parang talent ko daw yun, kumanta. Pero kaya ano po, praise God po, lagi niya ako sinasali sa mga ano singing contest din po nung bata ako. Nadami kaming ano bonding po ng mga pamilya. Yan po, Pastor. Very happy. How about love and discipline naman nila? Paano ka dinidisiplina? Ano po, Pastor? Si Mami po, pag may mali po ako, papaluin niya po ako. Pero papaliwanag niya kung bakit ako pinapalo. Kasi makulit po ako nung bata. Tsaka ayaw niya yung nagbabike ako sa labas na iba-iba yung kasama ko. Baka daw masemplang daw po ako, masugatan daw po ako, masakit daw po. Yun yung naalala ko na ano po, nung elementary. Very, ano, parang overprotective din po, ganun. Ayaw niya akong masaktan, ganun po. Pero may mga stepbrother ka or stepsister? Ano po, meron pong isa po. Yun po yung ano, tunay na anak po ng mami ko. Isa po na lalaki. Opo. Sinong panganay sa inyo? Siya po. Kasi 15 years ang ano po namin, ang gap po namin. Age gap. Kumusta naman yung relationship niyo po na bilang isang stepbrother, stepsister? Actually, sa kanya ko nga po nalaman kasi although hindi naman niya po ako inaaway, ganun, inaasar-asar niya lang po ako nang sabi niya. Ampun ka naman eh, sabi niya.
alam mo ba yon, ampun ka naman eh. Ginaganon niya lang po ako nun, Pastor. Pero parang wala lang sa akin. Hindi ko, parang ano lang, kasi naasar nga po ako. Tapos hanggang sa siguro naririnig ni Mami yon, pinaliwanag niya sa akin, sinabi niya. Pero yung relationship po namin ni Kuya, syempre malayo po yung ano, kuya-kuya po talaga na strict din, ganun po. Ganun po, Pastor. So hindi ka naman nagkaroon ng sama na loob sa kanya nung inaasar-asar ka? Hindi naman po, Pastor. Sinusumbong ko lang po siya kay Mami noon. Mami, si Kuya, inaasar niya ako. Tapos si Mami naman, pagtatanggol niya ako, huwag mo kasing aasarin. Ganun. Huwag mo kung ano-anong sinasabi mo. Nandun po yung talagang ano, pag-protect ni Mami sa akin. Ganun po. Oh, so naramdaman mo talaga na bilang parang anak ka talaga. Hindi mo naramdaman na... Oh, wala po, naman. As in, Pastor, hindi ko alam na, hindi ko naramdaman. Kahit nung nalaman ko na po, hindi ko naramdaman sa kanila na ampon lang po ako. As in, ano, parang legal, ganun po. Kasi yung Chan, doon po yung galing, yung apelyedo na Chan. Apo. Wow. Ay, kaya po, na pinag-aral ka niya, naging achiever ka pa sa Lotaturian. Wow, ang talino mo pala, kapatid. Praise God. Achiever nung elementary. How about naman nung high school? Ano po, Pastor? Nung high school, nag-achiever din po ako. Pero yun na naman, nalipat na naman po ako. First year, second year, private school po ako. Tapos nung third year, fourth year, nag-public na naman po ako. Pero nami-maintain ko naman po yung ano po, mataas na grades din po talaga. Kasi parang binubuhos ko dun yung ano, aral ako ng aral mabuti. Wow! Bakit ganun yung ano, pursuing ka talaga sa pag-aaral mo? Ano, hindi ko lang po alam, Pastor, kasi sabi ni Mami nun, 4 years old pa lang ako, marunong na daw po ako magbasa, tapos lagi niya akong pinagmamalaki, lagi akong sinasali niya ako sa mga quiz bee, sa mga, ang ano ko po nun, sa spelling. Magaling daw po ako sa spelling, ano, quiz bee. Tapos kahit nung elementary po ako, ano, lagi po akong sinasali sa quiz bee. Mga, kahit anong subject, parang ganun. Tapos, ang hindi ko lang nasalihan, Pastor, yung mga muse, kasi maliit po ako eh. Wow, sabi ni Pastor Marivic, mangga matalino. Yan, mga kaabangers. 4 years old pa lang, sinasali na sa mga quiz bee. Yan, hindi ang hindi lang masalihan ay beauty contest. Ayan. You have the brain. Ang kulang ay maganda ka naman. Ang kulang ay ano po? Height. Lahat pala sinalihan. Ano yung mga unforgettable moments mo during that ano days nung high school? High school po. Ay, ano po? Nagka-love life na po ako ng high school. Ayun. Ang aga ng MU. Nagka-MU na. Nagka-love life na. Unforgettable. Opo. Tsaka yung ano, Pastor. Yung nag-uugas akong pinggan, Pastor. Uh-huh. ako yung naka-schedule maghugas ng pinggan lagi-lagi. Tapos maglinis ng bahay. Kasi nga po, di ba, doon na po ako tumira sa lola ko. Si Mami nasa abroad. Tapos, ang training, di ko po ngayon ko na lang nare-realize training pala yun. Mag-ano, kailangan maagang gumising, alas 6 pa lang, gising ka na. Kasi sisigaw yung lola ko, siya shout out siya. Sabi niya, alas 7 na, pag hindi ka gumising ng maaga, hindi mo na makukuha yung biyaya. Ganon, kailangan daw po maagang gumising. Tapos ako po yung pinaglilinis niya, naglalaba po ako ng mga damit namin. Tapos, ano po, yun nga, tagahugas ng pinggan. Tapos bawal lumabas na kapag alas 6 na ng gabi. Dapat nasa bahay na, pasok na. Andyan po yung mga pinsan ko, nanonood po sila, alam po nila yan. Alam po nila na ano, pag alas 6 na, bawal nang lumabas. Kasi kahit enjoy na enjoy ko pa po maglaro, bawal na kasi magsasayang na ako, magpe-prepare na po ako ng mga pagkain po namin ng lolo't lola ko. Ganun po. Noon, parang, syempre, parang naiiyak ka, ganun. Pero ngayon, marirealize mo, ano pala, training pala training siya. Training pala yun. Sabi ni Ate Yolanda Hiyaw, di bali daw na small, but terrible ka naman daw, Sister Jennica. At ang aga mo daw nagka-MU, ilang taon ka po noon? Ilang taon ba yun? Ano po ata eh?
12 po yata yun, 12 years wow. old. Wow. Pero ano po yun, parang crush-crush lang, ganun, tapos kunwari boyfriend, pero tapos nun wala na din. Oh, nakailan? Ano, pastor? Mga 5 siguro, pero puro ano wow. lang, pastor. Puro parang fling, ano tawag dun? Parang crush-crush lang, tapos sabi boyfriend na daw. Tapos ganun lang, pastor. Uh-oh. High school life. Yan yung parang puppy love. Opo, oh, puffy love ng high school life. Eh, naka-graduate ka naman ng high school, for sure. Opo, pastor. Naka-graduate. Oh, anong achievement mo nun? Wala naman po, pastor, pero naka-graduate mo. Kasi nung fourth huh? year na, medyo ano na po nung fourth year eh. Parang, maano na siya, mahirap na yung labanan, ganun. Hanggang third year lang po ako nag-achiever. Alam ko na bakit. Di ba salutatorian ka nung elementary? Nawala uh-huh. nung high school dahil nagkaroon ng 5. 5 crush. Oh, nawala na. Nawala. Talagang, meron talagang ano, no? Pagka hinaluan, meron talagang consequence. Sabi ni Pastora Patricia, unti lang daw ang 5. Ano ba yun, Pastora? Wow. Eh di, nag-college na po kayo. Papunta na po tayo sa college. Saan po kayo nag-college? Sa ano po, Rizal Technological University po, sa Mandaluyong. Oh, dito na sa, ah, dito ka pala sa Manila. Anong course niya kinuha mo po? BS Psychology po, Pastor. Kumusta naman ang bilang isang college life? Challenging okay, ba? Po, ano yung mga naranasan mo? Unforgettable experience during college time? Ano po, Store? Masaya siya. Tapos, kasi actually, hindi ko po gusto talaga yung course ko na yun, psychology. Kasi ang gusto ko po talaga noon, magbenta-benta. Pero hindi ako business management, hindi na lang po. Kasi, sabi nung ano ko, nung hipag ko, maganda yung psychology, maraming offer doon, sabi niya. Kaya sige, sabi ko, try ko. Kaya nag-enjoy naman po ako nung ano na po, nung ilang years na po yung lumilipas. Kasi nung ano, inaaral mo na yung mga behavior daw, yung mga behavior ng tao, ganun, Pastor. Tapos, kaya lang, yung unforgettable ko doon, Pastor, abang nag-aaral kami ng psychology, binibentaan ko yung mga kaklase ko ng paninda. So, business man ko pala. Binibentaan ko sila. Business oh, woman. Pastor, opo. Binibentaan natapos ko sila mo naman ng mga chichiria. Opo, Pastor, na-graduate po ako ng BS Psychology po. Oh, achiever? Achievement? Hindi naman po, Pastor, pero hindi ako nagkaroon ng ano, hindi ako nagkaroon ng stress yung line of 3 na grade. Puro ano pataas naman po. Oh. Wala po akong bags na. Oh. So, gumrad, nakagraduate sa wakas, nakagraduate. Na po, Pastor. Eh, after graduation. Nakapagtrabaho ka na agad. Or saan ka nakapag first job? Ano po, yung first job ko po sa ano po, nagtitinda po ng real estate agent. Ganun po yung ano, yung unang job ko kasi hindi ko po alam, hirap na hirap po akong maghanap ng trabaho nung after college. Siguro mahihiyain po ako eh, kailangan sa psychology or sa HR department dapat maboka ka, dapat yung strong yung personality mo eh, sa akin po mahihiyain ako. Lagi akong bumabagsak kapag final interview na po. Hindi nyo po ako makakausap ng ganito sa final interview. Lagi po, yun yung lagi kong failure po noon, nung after college. Tapos, ano po yun, yung nag-apply din po ako ng ano, call center. Hindi rin po ako natatanggap. Isa lang po yung in-applyan po na natanggap ako. Pero hindi naman din po natuloy. Kasi pang madaling araw daw po yun, ayaw ni mami. Na magko-call center po ako. Yun po. Naging struggle ko po yun, yung mga paghanap ng trabaho nung after college po. Pagka parang hindi ko na-apply, yung pinag-aralan ko wala. Parang ganun. Ang nakaka-frustrate din po, Pastor.
So, saan ka po nagkatrabaho? Dito sa Manila? Sa ano po? O, yun lang po, isa lang po, yung real estate. Tapos, kinuha na po ako ni Mami. Kasi, yun nga po, diba, nag-apply po ako sa call center, sa Convergys po, na-accept po ako doon. Pero, sabi ni Mami, wag na, kukunin na lang kita dito sa Abu Dhabi, sabi niya po. Huwag ka na dyan kasi delikado dyan, sabi niya po. Mm-hmm. Kaya, inayos niya po yung papers ko, minadali niya po yung, ano, yung mga, yung visa, ganun po. Kaya, pinunta niya po ako sa Abu Dhabi. So, ilang taon po kayo noon na nag-Abu Dhabi ka na? 20 years old po, Pastor. So, doon na yun. Doon ka na nakapag-work. Ilang years ka po doon? Anong trabaho year, mo din? 1 year po, Pastor. Tapos, cashier po yung trabaho ko doon. Oh. Hindi ko rin po nag-a- kumusta naman? Kumusta naman ang, ano, kumusta naman? Layo pa din. Ano, Pastor? Okay naman po. Kasi, kami yung, ano, yung, anong tawag doon? Yung pioneer ng, ano, ng restaurant. Kaya, ano po, parang kami yung mga unang-unang mga tauhan, ganun. Kaya madali kaming nagkasundo-sundo ng mga ano po, kasama ko po doon. Tapos, okay naman po, yun lang. Yung sahod po is maliit lang. 1,700 dirhams lang po noon, that time. Pero sabi ni Mami, sige, okay lang yan. Pagka tumagal ka dito, lalaki na din yan. Kasi syempre, tourist ka lang. At tourist lang yung gamit mo. So, ano, okay lang yan, pagtiyagaan mo na lang, sabi po ni Mami. Tsaka libre naman po yung tiyan ko noon kasi si Mami po yung, ano, salary. Wow! So, simula, ano, talagang ginagabayan ka ng iyong Mami, yung nag-upon sa'yo. So, hanggang sa nakapagtrabaho ka sa Abu Dhabi. Oh. Opo. Ilang taon po, ilang years po kayo doon sa Abu Dhabi? 1 year lang po, Pastor. Ah, oh, 1 year. So, sige nga, ano pong nangyari? Bakit naging 1 year lang? Ano, Pastor? Doon na po ako nagka-boyfriend kasi. Kaya yun po, one year lang siya one year lang ako tumagal doon. Mm-mm. Tapos ano din, Pastor, opo, nagka-boyfriend po ako doon. Tapos yung struggle din po doon, Pastor, noon, natatandaan ko kasi yung boss po namin doon, masyado siyang ano, hindi din po maganda yung na-experience ko doon kasi yung boss po namin, yung POS kasi nila, hindi po siya maayos. Tapos, hindi pinaliwanag sa akin kung paano talaga yung proper na paggamit dahil nga po, pioneer pa lang po kami doon. Tapos yung nagtuturo sa akin na accountant nila, hindi po niya masyadong tinuro sa akin kung paano, may mga void, wala siyang tinuro na ganun. Tapos at the end po nung ano namin, nung 1 month na pagtakbo nung restaurant niya, no, 1 month pa lang po na nag-start. Ang laki daw po ng ano, ng kulang, ng short daw po na pera, sabi po. Eh sabi ko, hindi ko po alam about that. I don't know about that, sir. Sabi ko pong ganun. Tapos, ang ginawa po, kahit na wala kaming kasalanan, ang ginawa, binabawasan yung salary namin buwan-buwan. Na, although wala naman kami, wala talaga akong idea nun, Pastor, kung bakit, kung ano. Kasi, void pala yung tawag doon. Tapos, pinipindot-pindot ko lang kapag kina-cancel yung order, ide-delete ko. Hindi ko po alam na void daw po yun. Hindi naman po nila tinuro. Kumbaga, kulang po yung training po nila doon. Tapos yun, ilang buwan po na lagi pong kulang yung sahod ko kasi kinakaltas po nila. So parang wala din akong talagang naipon doon sa ano po, Abu Dhabi. Kapag ipon man po ako, ano lang, konti lang po. Din po, Pastor, yung mga unforgettable ko naman po sa Abu Dhabi po. Sabi ni Pastora Mary Ann, mabilis ka daw umibig. Ayun. Kasi, mahiya dito. Oh. Di ba sabi mo kanina, umibig ka kaya 1 year ka lang doon sa, oh, ano. Oo. Oh, oh. Bakit ano ba nangyari doon sa pag-ibig na ito? Actually, Pastor, biglaan din po kasi yun. Kasi, ano, nung nakita ko po si June, napaka, ano po niya, napaka-sweet, napaka-malambing, tapos,
ano po siya, supervisor ko po siya. Papuwing kasi yung supervisor ko po siya. So, kasama ko po siya sa work. Tapos, nakita ko po sa kanya na, ano po, yung parang, ano siya, may respeto siya, ganun, Pastor. Kasi po, sa totoo lang po, galing din po ako sa toxic na, ano po, relationship. Ano ba yan? Nung college po ako. Ano ba yan? Ano, Pastor? Nung college po ako, nagkaroon din po kasi ako ng, ano, ng boyfriend na talagang ano po, yung sineryoso, ganun, Pastor. Tapos, toxic po yung naging relationship ko sa kanya kasi ayaw niya po akong pupunta sa mga kaibigan ko, ayaw niya akong, parang ano ba, parang possessive po siya, Pastor. Tapos, ayaw niya ako na magkakaroon ng social life. Kaya nung college po, medyo konti lang yung memories ko. Kasi nga po, puro siya lang lagi kasama ko, siya lang lagi pagpupunta ko sa mga sa lola ko po sa Rizal, siya lang lagi kong kasama. Ayaw niya na makikipagkaibigan ako sa mga lalaki, parang gusto niya siya lang po, sa kanya lang iikot yung mundo ko na sabi niya na parang wala nang tatanggap sa iyo na ibang lalaki, ganun po, Pastor. Tapos nung nag-abroad po ako, against din po siya doon, pero ano po, I know na, I believe na way na rin po ni Lord yun para makalaya po ako. Kasi, binrate ko po siya that time kasi 3 years po kaming ano, naging mag-boyfriend mula po nung second year college hanggang fourth year. Doon na po, kaya puro siya lang po lagi kasama ko, konti lang yung mga time ko sa friends ko, ganun po. At yun po, nung aalis na po ako sa, ano, sa yung mag-a-abroad na po ako, sabi niya, bakit ka pa kasi mag-a-abroad? Dito pwede ka naman magtrabaho, ganyan. Sabi ko po, sabi kasi yun ng mami ko, syempre susunod ako sa kanya. Yun po, tapos ayaw niya po akong payagan. Pero, ano po, talagang nagpilit din po ako. Tapos, sabi niyan po no, nung nakapag-abroad na po ako at nalaman niya na cashier lang po yung trabaho ko po doon. Sabi niya, punta-punta ka pa dyan, sayang yung pinag-aralan mo. Cashier lang naman pala ang tatrabahuin mo dyan. Parang ano po, puro pang de-degrade po yung ginagawa niya sa akin. Tapos yun, Pastor, kaya nung nakilala ko po si Jun, tapos ibang-iba po siya doon sa past relationship po. Kaya siguro ang bilis kong na-divert. Kumbaga, parang ginamit din po si Jun para ano po, para makapag-break po ako sa kanya kasi ayaw niya po talaga akong bitawan, Pastor. Nung sinabi ko na meron na si Jun, sabi ko na lang po, Pastor. Doon na po siya tumigil. Yun, Pastor. Kaya nakita ko po kay Jun talaga yung mga characteristics na parang ano, na inahanap ko, ganun, Pastor. Yung parang siya na nga. Siya na nga. Pastor. Siya na nga ba? Oh, Pastor, siya na. Tapos, ano pong nangyari kasunod? Tapos yun, Pastor, na yun nga, na-feel ko naman po na okay po kami ni June, naging compatible naman po kami. Tapos, ayun po, nagtagal po yung ano po namin, relationship po namin. Talagang siya na po yung naging ano ko po, boyfriend ko po doon. Tapos, ano po, pero alam ko po nun na ano, may ano po siya, yung ano po, first wife po siya, pero hindi po sila nagkaanak. Yan po. Bago po lumalim yung relasyon po namin, inamin niya naman po sa akin yung case po niya. Yan, Pastor. Okay. So, ano po ngayon? Siya po yung ano, siya yung naging ama ng mga anak mo? Opo, Pastor. Opo. Siya po. So, paano po kayo nauwi sa Manila? Ay, sa Philippines? Ano, Pastor? Kasi nga po, nabuntis po ako doon sa Abu Dhabi. Eh, bawal po yun. So, ano po, makita mo yung pag-iingat, yung ano ng Lord, yung biyaya niya na lang talaga, Pastor, na hindi ako nahuli doon sa Abu Dhabi. Kasi, ano po eh, 4 months na pala yung panganay ko noon sa chan ko. Hindi ko alam. Tapos yun, Pastor, nung nalaman namin kasi nag-PT po ako, nagmadali po kami na makauwi po ako. Tapos inuwi niya na po ako agad sa kanila po, dito sa Isabela. Wow. So, nandito na kayo sa Manila. Yeah, nandito opo. Na po sa Philippines. Opo, sa Isabela. Niligtas,
Ibig sabihin, niligtas ka ng Panginoon doon sa kalagayan mo doon sa Abu Dhabi. Ngayon, ang tanong ko, kasunod, paano mo na-encounter ang Diyos? Apo. Ayun po, Pastor. Diba, nagsama na nga po kami ni June dito po sa Isabela. 2016 po yun, yung umuwi po ako dito. Tapos noong year 2018, doon po kami nakakilala kasi si June po, nagkaroon po siya ng sakit na hindi namin alam kung anong sakit yon kasi sabi high blood, pero hindi naman. Yung pala po, spiritual sakit daw po. Marami na po kaming mga ginawa, na marami kaming mga ospital na pinuntahan, pero hindi po siya gumaling. Ang tanging ano po na gumaling siya is yung sabi po ng mama niya, anak, pag may time ka, magbasa ka ng Bible. Kasi, from 88 kilos down to 66 kilos po in 2 days. Mabilis po na bigla siya namaya, tapos nade-depress na daw po siya kasi buntis na po ako noon sa pangalawa naming anak. Tapos yun po, mula nung nagbasa siya ng Bible, dun siya na nagkaroon ng pangunawa, dun niya na-encounter ang Lord po sa Bible. Tapos nung nakita ko po yung changes po sa kanya, kasi dati nga po siya na may issue din ng mga pambababae, pag-inom. Pero nung na-encounter niya po ang Lord, doon po na nabago po siya. Hindi niya po ginagawa yung mga dating niyang ginagawa. So, from there, doon ko po nalaman, doon na rin po ako nag-desire na kilalanin din po si Lord yun sa pamamagitan ng Word of God din po, tsaka yung umattend po kami sa gawain na po sa simbahan po. Yun po, Pastor. And then, yun po, dire-diretso na po yun. Na, kasi nakita ko yung ginawa ng Lord sa kanya. So, yun po yung naging encounter ko din po sa Lord po. Yun yung nag-ikayat po sa akin na meron palang ganun. Pwede pala yung ganun. Totoo pala yung ang Diyos na sinasamba niya. Yun, Pastor. So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng kanyang nanay na nagbigay na magbasa ng salita ng Diyos. Ibig sabihin po ba Kristiyano yung nanay ni Kuya Jude? Actually hindi po eh. Unbeliever pinagbasa, po siya, pero dinalalang ginamit lang din siya ng Panginoon sa buhay mo. Noong na-encounter mo na ang Panginoon, ano yung mga na-realize niyo po sa buhay niyo? Mag-asawa, mag-boyfriend. Ano po, una po, Pastor, yung sa ano po, yung sa case ko po ngayon, yung kasi bago po ako nakakilala, syempre po naglilingkod na din po kami, andun yung pagiging on fire, pero hindi pala ganun kabilis. Meron kang proseso, meron ka talagang proseso po na dadaanan. Na ayun nga po, sa tulong din po ng mga lingkod ng Lord na siyempre, alam na po namin na sa truth na po kami, alam na namin na hindi po tama yung pagsasama po namin. So, may gagawin po kami na part po namin. Kasi yun po eh, consequence po ng ginawa nyo noon. Pero yung kagandahan po, kasi nasa Lord na po kami, dapat alam namin na yung gagawin po at yung kailangan sumunod po talaga na kailangan po nilang isettle yung past po nila. Ganun po. At yung sa ano naman po, pakikinig, syempre po as we go on po sa Christian life po natin, yung mga si Pastora ano po namin, yung set man po namin, lagi po siya nagre-remind sa amin, lalo na nung pandemic na manood kayo ng Today's Your Miracle, ng Daily Life Sharing, kasi marami kayong mapupulot dyan. Tapos yun nga po, doon na po yung ginamit ng Lord, yung sa TIYM, na yung sa pagiging ampon ko po. Kasi nagpe-preach lang po sila doon about sa ampon, ganyan. Hanggang sa meron pa palang hidden pa sa puso ko na hindi ko alam. Ganun po, Pastor. Na pinakita ng Lord as ano na, anak, di ka pa talagang totally healed dyan pag naririnig mo yung ampon. Ano ka pa dyan, na-hurt ka pa. Na ganun po, Pastor. Kaya praise God po sa patuloy na mga pakikinig po talaga. Doon po ako, yun po yung mga nangyari po sa akin po. So, sa daily life sharing, paano mo na-encounter ang Diyos? Sa daily life sharing po, mas matindi po yung na-experience ko po dito. Kasi, last year po yun, may nagganito rin po, nagte-testimony rin po siya, si Sister Mary June Nacionales.
Sa kanya po nag-start yun eh. Tapos, ano, yung meron daw po siyang ka-live-in. Tapos, may ginagawa sila. Siyempre, ganun po may ka-live-in. Doon ko po na, ano, tas na yung sex is hindi po siya pwede talaga sa mga nagli-live-in. Na it is sacred po talaga dapat sa mga married lang po. Na, sabi ko, parang doon mabubuksan na naman ulit yung ano mo eh, bubuksan na naman ulit ng Lord yung isipan mo na hindi porket Kristiyano na kayo, pwede na lang yung pwede na. Yung lagi nga pong sinasabi ni Pastor Dong, ni Pastor May na hindi pwede yung pwede na, kailangan talagang may gagawin po. Kaya yun po, mula po noon na lagi akong nako-convict po talaga eh na huwag po munang gagawin talaga yun. Kasi intayin, tas doon po yung nade-develop sa akin na intayin yung ano, yung perfect time po ng Lord po. Ayun po, Pastor, yung mga matitinding ano ng ang daily life sharing po talaga. Yung effect po ng daily life sharing, impact sa buhay ko po. Although mahirap po siya talaga, na ranasan po namin ni June mag-fail kasi hirap, mahirap po sa, syempre po na nananahan sa laman nga po eh. Pero yun nga, may mga lingkod ng Diyos na ginagamit po sa buhay po namin. Ayun po, Pastor. Wow. So tuloy-tuloy lang ang pag ang pagsubaybay, ang pagsubaybay sa mga salita ng Diyos. Dahil yun talaga ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. At ang salita ng Diyos, doon ka talaga ililigtas niya sa kapahamakan. Ililigtas ka niya even doon sa kasalanan. Kasi sabi niya sa kanyang masalita ay, "Hide your words in me so that sin may not come in." Yun ang sabi ng salita ng Diyos sa Psalms. So talagang mahalaga ang salita ng Diyos, lalong-lalo na sa mga taong naglilingkod at sa mga taong nais na mabago ang kanilang mga buhay, nais ng panibago sa kanilang buhay. Ayan. So you are still under the process na para doon sa transformation na nilalagay ng Diyos sa inyo. Ayan. Ayan. Talagang magpapahalakas lang sa Panginoon. Sa daily life sharing. So, paano po, anong, ano, hindi ka ba nasaktan nung dinidisiplina, may pagdidisiplina sa iyo ng yung set man? Actually po, Pastor, masakit po siya, tapos parang maguguluhan ka, parang, ano yung, ano mo, yung mental mo, o yung spirit mo ba, ano ba yung masusunod, parang ganun, kasi parang sasabihin, we live by grace, ganun po. Pero, at the, on the other side, yun nga po, ang Lord is din po is ano, paano siya gagalaw sa'yo kung ikaw mismo parang binaks mo na lang siya na by grace naman, by grace. Parang ganun po. Kaya nandun din po yung ano ba talagang gagawin ko, ganun po yung ano din po sa akin. Yung parang nagkakaroon ako ng confusion, ganun, Pastor. Pero at the end of the day, babalik ka lang po talaga sa pinundasyon sa'yo ng pastor mo, kung ano yung conviction sa'yo, kung ano yung sinasabi ng salita ng Lord. Yun po yung talagang dapat sundin. At yun po, masakit, mahirap, Pastor. Mahirap po talaga. Maranasan mo talaga yung ano, yung banat, binat, ano, bakbak. Pero andun po alam ng Lord na yung willingness mo na magpatuloy pa rin sa kabila ng mga ganitong pangyayari. Tuloy lang, move forward, ganun po, Pastor. At tuloy-tuloy lang, kahit masakit, pero sa end of it, there is a fulfillment. Amen po, Apo. May fulfillment talaga. Kasi tayo ay umaasa doon sa nilagay ng Panginoon sa atin at talagang nagpapaturo. At least ngayon, ang kagandahan doon dito ay na i-turn na yung puso mo, willing ka nang sumunod doon sa tama. Kasi yun nga, sabi mo kanina, yung truth ay dumating. So, ang truth talaga, the truth hurts, but it will set you free. Tama ba ako? Amen po. Tama. The truth hurts, but it will set you free. Wow. Mm-mm. So, kasi kanina, diba, pinakita natin yung video na ikaw ay nanawagan doon sa nanay mo na, syempre, nung hindi mo, yung ilang taon, mula 2 to 3 months pa lang na talagang alam mo na yun, binigay ka or inampun, pinaampun ka. So,
sabi mo naman kanina din, nakalaya ka na doon sa ampon word. Tama ba ako? Opo. Anong pakiramdam na ano, nakalaya na doon? Ang saya-saya po, Pastor, yung parang wala kang bigat na nararamdaman. Tapos parang proud pa akong sabihin, oh, ampon naman talaga ako. Proud ka na, parang ganun, na kahit ganun. Alam mo kasi na ang Diyos ang may hawak ng lahat, Pastor. Pinagkakatiwala ko sa Kanya lahat. Ganun, Pastor. Kaya parang I'm free. I'm free talaga. Amen. At dahil malaya ka dyan sa word na yan, syempre may panibagong proseso ang Diyos na gagawin sa buhay mo. At talagang mananatiling handa ka. Sabi nga ni Nazali, sa una daw masakit ang pagtatama. Pero ang resulta naman ay pagpapala. Yan. Okay. Amen. Amen. Diba? Masakit po talaga. The truth hurts but it will set you free and you will be blessed. Dahil ang Diyos naman talaga naglagay sa atin ng pag-asa. 'Di ba? At ang tao na nananatili dito sa pag-asang ito, hindi nawawalan ng pag-asa, don't lose hopes. Ito 'yung mga tao na patuloy na nagtitiwala at ito 'yung mga tao na patuloy na nagtatrabaho. Ibig sabihin, patuloy kang nagtitiwala doon sa gagawin ng Diyos sa'yo at patuloy mong tinatrabaho. Ibig sabihin, you are on the process, wino-workout mo ngayon hanggang sa masunod mo talaga that we will be transformed into the image of Christ. Na talagang anong buhay ang meron ang Panginoong Jesus na yun din ang magiging buhay na meron tayo. Yung ugali natin na magiging ugaling langit na kaakit-akit. Yung pamumuhay natin na isang nasa pamumuhay tayo ng kaayusan or nandun tayo sa righteousness ng Panginoon. Amen po. So, sa'yo, talagang ito tayo ngayon. Nandito yung panawagan mo kanina para sa kaya salamat talaga doon sa mga set man na inilagay ng Diyos at yung mga anak na nakikinig sa set man talagang pinagpala. Masakit pero kailangan mo siyang gawin. Handa mo ba? Stretching kasi yun eh. Ini-stretch yung capacity mo hanggang saan mo kakayanin. Diba? So ngayon sabi mo, naglilingkod ka na. Diba? Mga katimbang na kayo ng Diyos sa kaharian. So, yung panawagan natin kanina. So, gaano, alam ko kasi nung narinig mo yung word na ampon, syempre dumating sa isipan mo nga, hindi desire mo na hanapin. Dumating ba yon na dinedesire mo na hanapin, makilala yung tunay na nanay mo, yung talagang kung saan ka nang galing? Ano po, Pastor? Mula nung sa daily life sharing, doon ko lang po na nagkaroon ako ng desire na parang kailangan pala yun. Parang ganun, Pastor. Parang noon, parang okay naman po ako eh. Parang okay lang, ganun. Pero yun nga, as we go on, kailangan po pala yun. Kaya, nung mula po noon that time na pinag-pray po ako ni Pastora May, nag-desire po ako na sana nga one day para may pag-pray ko siya o makilala ko siya, mayakap ko siya, magpasalamat din ako sa kanya. Yun po yung, yung nalalagay ko lang po sa puso ko noon. Prayer ko po lagi na one day, at the right time, ay the Lord shall make it happen, sabi niya nga po. Kaya, puro doon, ipinundasyon ko lang yung puso ko sa sa Word of God po. Pinanghawakan ko po yung salita niya. Yun, wow. Pastor. So, ibig sabihin, mula nung March 23, doon nabuksan ang iyong pangunawa na kailangan pala tong area na ito. Opo, Pastor. Doon lang po. Oo. Sa na yun. Opo. So, simula noon, nananalangin ka. Opo, Pastor. Nananalangin po ko. Sana makilala ko din po siya, Lord. Hindi ko alam kung saan kasi baka imposible. Ayun po, Pastor. Na-amaze na nga lang po ako na paano yun? Parang wala akong idea, wala akong muka, walang anything, Pastor. Yun nga po. Kaya parang, okay, Lord, ikaw na pong bahala. Ganun, Pastor. Pero alam, kahit naman, di ba nga po, kahit naman tumitigil tayo minsan sa pananalangin, pero ang Lord, yung desire, alam naman ang Lord yung desire mo, kahit hindi mo siya sasabihin, basta pag timing na ng Diyos, kahit ayaw mo, o gusto mo man, lakan ang magagawa. yun na lang po yung naano ko, Pastor. Pag yung ang Lord na talaga po ang kumilos, mapapa-thank you, Lord, ka na lang po. So,
sa pananalangin mo, have you ever naranasan mo na ba yung manifestation ng panalangin mo? Kumbaga, naging answered prayer ka. Opo, Pastor. Maraming panahon naman na po. Maraming beses naman po na ganun. Lalo na po nitong gawain lang po, Pastor. Dito diyan po sa DCC Paranaque. Actually hindi nga po talaga ako po ano po eh hindi ako pupunta kasi nagtatanong po si Pastor Ella. Pupunta ba sino yung mga pupunta sa Paranaque? Hindi po ako nagtataas ng kamay kasi alam ko walang mag-aalaga sa mga anak ko tapos may pasok po si June. So parang hindi kami nag-aano alanganin po Pastor, sorry po, ganun po. Pero alam ko kapamaraanan po ng Lord yun na nakapunta po ako doon kasi ano eh, sabi ko kay June, pa, parang gusto ko din talagang pumunta doon, pwede ba? Tapos bisitahin ko na lang din yung mga pamilya ko, sabi ko po. Yun po yung sinabi ko kay June, which is pumayag naman po siya. Kaya sabi ko, thank you, Papa. Tapos pumunta na nga po ako sa Paranaque, sa GCCP. Na yun nga po, may gawain po tayo dyan, na napalakas po ako. Tapos alam niyo po yung sa last part po talaga. Kasi yung sabi nga po ni Pastor Boone na hindi tayo... Hindi lang na nandyan ka, nakikinig ka ng conference, pupunuin mo lang yung utak mo. Pero you should catch the spirit, sabi niya po, na merong new things na ginagawa ang Lord sa buhay ko. Talagang kinatch ko po yun. Tapos yung ano Pastor na sabi niya po, the devil knows yung purpose mo, alam ng devil yung kung anong kaya mong gawin. Pero ikaw, alam mo ba? Parang gano'n, Pastor. O nga, no, parang... Doon nalilift po talaga yung spirit ko na kasi madalas po parang minamaliit ko po yung sarili ko na kasi sa case po namin na parang parang naano ko po yung guilty ganun po pero di ba ang guilt po ang shame hindi po siya from the Lord sabi yun po yung laging sinasabi ng pastor ko po na anak yung guilt na yan wag mo yung i-entertain yan yun nga po tapos doon po sa Paranaque kaya napalakas po ako doon tapos yung sa last part po na nagpe-pray na po yung talagang nag-ano na po eh nandun na po talaga sa presence ng Lord yung sa dulo po na part na nararamdaman ko po talaga na parang there's something sa akin na grabe po yung iyak ko tas yung dimension sabi ni Pastor Boone na new dimension na parang may na-touch ka sa spiritual na new dimension tapos grabe po yung iyak ko tas ay ko praise God anuman yun Lord nagpapasalamat na ako na pinalakas niya po ako that time po, sa gawain po. Iyon po, Pastor. Tapos nagtuloy-tuloy na po siya. Lumakas ka ng lumakas. So, paano ka ngayon? Nung lumakas ka, ano ngayon ang ginawa mo? Di lumakas po ako. Nung pumunta po ako sa family ko, binisita ko po sila. Tapos, nakipagkwentuhan po ako sa mga pinsan ko, sa tita ko, sa kuya ko, sa mami ko. Akala ko po, ang na-impress sa akin, na kaya ako pinunta ng Lord doon kasi yung mga pamilya ko, yun nga, kailangan din nilang, syempre kailangan nilang abutin sila, na kailangan yung relationship mabuild. Yung relationship ko po sa kanila is lalong mabuild para masyasharean ko po sila ng Word of God. At yung na-impress sa akin na pinakita po ng Lord sa akin yung sitwasyon nila po doon sa Manila. Yun po yung sa akin. Parang yun po yung pagkakaintindi ko, pagkakaalam ko. Pero, katindi po ng Lord kasi iba po yung ano niya talaga, yung ways niya. Nung pumunta na nga po ako dun sa lola ko, na yung nanay po yun ng tita ko na nakakaalam kung sino po yung nagbenta sa akin. Nag-video call po kami, sabi niya. Pero hindi pa po yun. Nag-video call lang po kami, kamustahan lang po. Tapos, tapos na po. Nagkwentuhan naman po kami ng mga pinsan ko. Tapos sabi po nila sa akin, kasi nagkakasharean po kami, ganyan. Tapos sabi nila, kasi yung isa ko pong tita, ano rin po yun eh, ampon din po siya. Pero kilala na po niya yung magulang niya. Kilala niya na po yung tunay niyang mama. Tapos yung isa ko naman pong pinsan din, hindi niya nakilala yung tatay niya. Tapos hanggang sa pinakilala din ng Lord yung tatay niya sa kanya. Tapos, ako naman po, sabi nung isang pinsan ko, bakit hindi mo kaya tanungin yung tita natin? Eh, di ba siya nakakalam kung nasan yung mama mo? Malay mo, try mo lang, sabi niya pong ganun, ginamit ng Lord yung pinsan ko po. Tapos, ayun nga po, sabi ko,
Parang nagda-doubt, parang una nagda-doubt po okay, pero sige nga try ko nga. Kaya kinabukasan po noon, nung ano po 'yon, July 23, nag-chat na po ako sa tita ko. Bago lang po talaga July 23 nag-chat po ako. Hi tita, busy ka po ba? Gusto ko lang po sanang ano, itanong kung may idea po kayo sa mama ko, sa totoong mama ko. Sabi ko pong ganun. Tapos, nagulat ako kasi sabi niya, busy ka ba? Tara, video call tayo. Sabi niyang ganun. So, nabuhayin ako ng loob. Ala, Lord, ano, parang, Lord, ano ba ito? Parang bago na naman, bago sa akin. Kasi parang alam niyo po yun na, ngayon ko lang po na experience yung parang, yung ano, voice of the Holy Spirit na, ito, chat mo. Ito, gawin mo, anak. Ito, tapos parang ando naman po ako sa part na sumunod lang po. Tapos, ayun nga po, kinuwento po sa akin ng tita ko na, ito yung pangalan ng tita mo. Ito yung, sabi ko, may picture po ba kayo? Binigyan niya rin po ako ng picture. Tapos, yun po, ang pangalan lang po na sinend niya, Connie Shobal. Tapos, Connie Shobal po yung pangalan. Sabi niya, taga Nueva Ecija sila. Pero wala akong balita, sabi po niya. Ah, okay po tita, thank you po, okay na po ito, God bless po, sabi ko po ganun. Tapos, nung actually di ba kinabukasan, mga 23 ng gabi, chinat ko po yata sila, anong araw ba ngayon, 25? Nung 23 ng gabi po, sinan ko po sila Pastor Erwin, na kasi Pastora Marian yung kasi alam ko yung ano, naniniwala ako, power of ano connectivity. Dahil nakilala ko din po sila sa DLS, sabi ko, Lord, baka makakilala nila ako. I-message ko po kahit sila Sister Abby, Sister Jenny, kasi taga Nueva Ecija sila, alam ko. So, sabi po nila, ay, hindi namin kilala, sis. Pero sabi ni Pastora Mary Ann, sige, ipagtatanong ko sa mga pastor dito, sabi, tutulungan ka namin sa prayers mo. Sabi niya po, ganun. Thank you, Pastor. Di, nabuhay na naman po ako ng love. Tapos si Sister Abby po, sabi niya, i-public mo yung post mo, tapos i-share natin sa mga groups. Sabi niya, Pastor. E sabi ko naman, ay, sa isip ko, teka lang, baka naman magkaroon pa ng parang, ano, pag ipa-public post ko, ay, teka lang, hinard ko na lang muna yung chat ni Sister Abby, Pastor, kasi baka di ko naman alam kung anong pwedeng mangyari o isipin ng mga ibang tao. Ganun po. So, hinayaan ko lang po. Tapos kagabi, Pastor, nag-my day po kasi ako, yung picture ko po kahapon after Sunday service. Nag-my day po ako ng picture ko. Tapos nakita ko po, may nag-heart po doon. Ang pangalan po nung nag-heart, Consuelo Siwa Shobal. Yun po yung pangalan. Pero friend ko na po siya sa Facebook. Sabi ko, Consuelo. Tapos may pangalan lang sa gitna na Siwa tapos Shobal. Tapos tinagtagpi ko, yung Connie Shobal, pwedeng ang Consuelo Shobal is nickname niya, no? Yung Consuelo, Connie. Tapos sabi ko, Lord, itry ko nga po. Pero si yung Consuelo po na yun, nag-i-inquire po siya sa akin noon. Sabi niya, walang po. Hi, magkano egg pie mo? Pwede ba yan dito sa Marikina? Sabi niya lang po sa akin. Eh, syempre ako naman po, hindi naman pwede sa Marikina yung magpapanis. Sabi ko, kasi dito po kami sa Isabela. Tapos yan, end of conversation na po. Tapos yun nga po, bigla siya nag-heart kagabi. Na, ang galing, nakakamiss lang po talaga si Lord. Tapos nagtanong na po ako sa kanya. Sabi ko, Lord, wala mo masama kung itatry ko. So, yun po, nagtanong po ako. Sabi ko, hi po. Yung casual lang po, sabi niya, hi. Tapos sabi ko, kilala niyo po ba yung tita ko? Sinabi ko po yung pangalan. Yung tita ng pinsan ko. Kilala niyo po ba siya? Sabi niya, oo. Tapos yung isang tita ko na naman po, kilala niyo po ba ito? Oo, sabi niya na naman po. Parang simple yung sagot niya lang po. Ah, okay po. Kasi ask ko lang po, kung 28 years ago, meron po ba kayong batang pinaampon? Sabi ko po gano'n, nag-chat ako. Sabi niya, never ko yung nakalimutan. Sabi niya gano'n. Kaya parang, sabi ko, wow, Lord, there's hope nga talaga. Sabi ko, ala, yun na po, parang napaiyak na po akong ganun. Tapos sabi niya, matagal ka nang hinahanap ng mama mo. Natatakot lang siya, baka kasi galit ka, baka kasi hindi mo siya tanggapin, o baka pag nalaman mo na hinahanap ka namin, ibablock mo kami. Sabi po nung tita ko, sabi ko, ala, hindi po, nagka-video call po kami nung tita ko na yun, na sinabi niya na matagal ka na ding hinahanap ng mama mo, sabi niya. Ano nga, gusto niya
Gusto niya lang lumapit sa Jessica, ano, sa KMJS daw po, para ipahanap daw po ako. Pero ayaw lang po nila, syempre, ng gulo kasi alam nila, okay naman na daw po ako. Pero, ang galing po kasi, ang Lord na po yung gumawa ng ways na hindi po pinilit, di ba po? Wow! Ayan, no, may video call, may picture na pinakita. And po, yan na po yung tunay kong mama. Wow! Ang galing ng Panginoon. Wow! Answered prayer ka, Sister Jennica. Amen for, po. And, alam niyo po ba, di ba ang panawagan na yon ay sa loob lamang ng isa at apat, isang taon at apat na buwan. Amen. Tinugon ng Diyos ang iyong panalangin at ang panalangin ng anang mga lingkod sa iyo. Wow! Amen. Nakilala. Nat, may pangalan na. Opo, Pastor, may pangalan na kasi dati wala eh. Wow, ang galing. Wow, God is faithful. Amen. Wow, ano naman ang pakiramdam? Ano yung ano? Anong pakiramdam mo nun? Kailan mo pinapahanap? Matagal ka na yung hinahanap, naghahanapan kayo. At talaga salamat sa Diyos. Sige nga, anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Pastor, Ang saya po na parang may na-unlock sa puso mo ganun, Pastor, na yung hinahanap mo nga noon na identity mo na yan na, meron na, na answered prayer na, na maluluha ka na lang kasi yung makikita mo yung kabutihan ng Diyos tsaka yung kapamaraanan po talaga ng Diyos sa buhay ko. Na hindi ko po pinilit, hindi ko po, basta na lang siyang ano eh, dumating, kusang dumating na alam niya, dahil alam ng Lord na handa na yung puso ko, hinanda ako ng Lord po sa ganitong pagkakataon. Pinalakas niya po ako bago po nangyari po ito. Kasi kung noon po, hindi ko po alam. Pero praise God kasi may right timing and perfect timing po ang Lord. Wow! Nakakaiyak naman yan. Nakakaiyak naman yan na talagang after 28 years, palain mo yon na at talagang merong timing talaga ang Diyos. Dahil inihanda ka niya sa tamang panahon. Inihanda ka niya na ready ka na. Handang-handa ka na sa time na ito. Wow, ang galing. Gumagamit talaga ang Diyos ng mga lingkod niya. At talagang merong mga ways ang Panginoon. At ang maganda, ang nangyari, inuna mo talaga ang kaharian ng Diyos, diba? Inuna mo yung pag-attend ng conference. At may mensahe ang Panginoon sa iyo doon. At dahil may mensahe ang Diyos, naniwala ka doon. Keep believing, keep working. Ginawa mo yung paraan mo. Sabi nga nung panalangin ni Pastora kanina, gagawin ng tao ang paraan niya, pero ang Diyos gagawa din siya ng paraan niya. At ito na nga ang season na nilagay ng Diyos sa iyo. Talagang tama po, Pastora Marian, walang imposible sa Panginoon. Pag tayo ay naniniwala, ito na talagang ang mga kaabangan natin, amazed na amazed sa pangyayari, fresh na fresh. Ngayon lang pala ito. 'Di ba? July 25 pa lang po ngayon, mga ka-DLS. Talagang ito ang kamay ng Panginoon ay nasa atin. At sa platform na ito, ginamit ng Panginoon, ginamit upang maabot, matugunan yung hopeless, 'di ba? In a hopeless situation, there is hope na umiibabaw. Wow. Talagang blooming sa amin ng covers, blooming ka daw. Siyempre, nahanap na niya after 28 years na talagang, nako, ano naman ang pakiramdam, paano naman kayo nag-usap ng nanay mo? Kwento mo naman. Ano po, Pastor? Ano po, sabi niya po sa akin. First word mo sa kanya? Ano yung first word mo? Ano po, Pastor? Kasi sabi niya, nung pagka-open ng video cam, sabi niya dun sa kapatid ko pala yon, sabi niya, kilala niya na ba ako? Sabi niya. Tapos, parang nag-aalangan po siya. Sabi niya, baka hindi pa. Ako na po yung nag-reach out. Sabi ko, hello, mama. Sabi ko po sa kanya. Tapos, nakita ko yung luha niya. Pumatak po yung luha niya. Naluha po siya. Tapos yun po, tapos kahit ako, naluha din po talaga ako kasi yung parang ang gaan-gaan po sa pakiramdam.
Yun po, Pastor. Oh. Tapos hindi siya agad, kumbaga hindi siya agad makapag, ano eh, makapag-react. Parang ganun, hindi po siya agad makapagsalita. Parang it, ano pa, ilang seconds muna bago siya, ano, nagsalita po. Ayun, Pastor. Ikaw, ano sinabi mo sa kanya? Nagpasalamat ka na. Sabi ko, hindi po ako galit. Hello, Mama. Hindi po ako, hello po. Ginanan ko po siya. Kamusta po kayo dyan? Tapos, sabi niya, pupunta ka ba dito? Sabi niya. Tapos, opo, pupuntahan po namin kayo dyan. Sabi ko po. Tapos yun, kwentuhan lang po kami saglit kung ano po yung noon. Sabi niya nga po, yung pinagdaanan niya noon. Kaya sabi ko, ano, ina, hindi po ako galit. Parang inassure ko lang po sa kanya na pupunta po ako sa kanila. Tapos excited po ako makita sila. Kasi may... Wait lang po. Wow. Real life, real talk po ito. Real life, real talk talaga. Yan. Ako mga ka-DLS. Sabi nga, sabi ni Atizali Arizabal Montehermoso, isang taong paghihintay, ngunit di nabinggo, nakakaiyak. Amen. Hindi talaga nakabibigo ang lahat ng mga umaasa sa Diyos, ang lahat ng mga naniniwala sa mga bagay na imposible at ito'y maging posible sa ating harapan mismo. At ito na nga mga ka-DLS, sa harapan mismo natin ngayon ay nagpapatunay, nagpapatotoo si Sister JENNICA na answered prayer siya sa loob ng 28 years after 28 years na talagang hindi niya nakilala ni pangalan, di man lang niya at nakalimutan na nga talaga niya, pero talagang ito yung nag-open up sa kanya dahil ito nga ay mayroong talagang gagawin sa kanyang breakthrough ang Panginoon at katagumpayan ng Diyos sa kanyang buhay. Wow. Amen. Ano naman po ang, sige sister, tuloy ka. Ayun po, tapos pinakilala niya naman po yung mga kapatid ko po sa side niya. Ano po kami, lima daw po kami na magkakapatid, pangalawa daw po ako. Tapos yung isa ko daw pong kapatid, may ano siya, may sakit sa puso. Shinare po niya kagabi. Yun po, tapos ano pa 'yun? Napaka biglaan pastor na ganun. Tapos parang ang nilulook forward naming dalawa is yung in person po kami na magkikita na wow. Ano po, this August po siguro. Oh. God will po kung ano pong kalooban. Wow. Ang galing. Katimbang mo kami dyan. Amen, pastor. Ano pang full name niya? Nanonood ba siya ngayon? Nanonood po yung kapatid ko po. Nandiyan sila. Anong full name niya? Evelyn Cambasiwa. Oh. God is good sa buhay. Sa buhay mo, Sister JENNICA, sabi ni Vivian Mendoza. God is good sa buhay mo, Sister Jen. Ayan. Wow. Salamat sa Diyos. Talagang gumagawa ang Panginoon. At talagang we are looking forward doon sa pagkikita ninyo ng face-to-face na mag-ina. Apo. Excited naman. Talaga mga ka-DLS ka-abangers, dito natin makikita na ang Diyos talaga ay nakatuon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat isa sa ating mga buhay. Sa bawat sulok ng mundong ito. Kaya alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Alam ng Diyos ano ang kalagayan mo. Alam ng Diyos what are your situations today. Kaya diba talagang idulog mo lang talaga sa Panginoon yan. At talagang maniwala ka lang. At sa paniniwala mo, makikita mo talaga na pag hinakbangan mo ito, talagang may gagawin ang Diyos. Makikita mo yung manifestation ng Panginoon. Wow, nakaka-bless naman po ang buhay mo, Sister JENNICA. Talagang you are, dahil natuklasan mo ang truth, nakita mo yung katotohanan, and it will set you free. Magpabanat, binat, bunot, talagang hubog ka kahit masakit.
Ayan, gagawa talaga. Meron talagang resulta ang lahat ng yan. Ang sa dulo niyan ay pagpapala. At talagang, alam ko, excited ka doon. At kami din naman, ang buong daily life sharing, mga kaabangers, nakaabang dito sa next. Alam ko, may next to, ang inyong pagtatagpong mag-ina in face to face. Wow, ang galing mga ka-DLS, mga kaabangers. Tunay na ang Diyos na tinatawagan natin ay buhay at totoo. Kaya, Sister Jennica, talagang marami ang nag-aabang sa buhay mo kasi totoo ang Diyos na tinatawagan natin. Kumikilo siya, malayo ka man o malapit, ang kamay ng Diyos ay kaya kanyang abutin. Saan ka man, sulok ng mundo ngayon, ano ang panalangin mo, itaas mo yan sa Panginoon. Alam mo yung aabutin ka ng Panginoon. Amen. Kaya, Sister Jennica, mahingan mo na kita ng buti dahil may gustong babati sa iyo ngayong hapon na ito. Go, Pastor. Go, Ate Pat. Hello po. Good afternoon sa ating lahat. For your information, ako nga pala si Mrs. Elsa V. Paggao. Ako yung nanay ni June Paggao na asawa ni Jennica. 62 years old na po ako. Retired na din sa DepEd as grade 1 teacher for more than 35 years. Sa ngayon, nag-aalaga na lang po ako sa mga apo ko. Si Jennica po ay nabigyan o nabiyayaan ng dalawang anak na lalaki, si Gabriel at si Joshua. Sila ngayon ay active member ng Born Again Christian dito sa So, wala na akong masasabi pa sa anak kong si Jennica dahil siya ay napakabait, no? Masipag at napakarespeto, no? Higit sa lahat, alam niya din natulungan ang kanyang asawa, siya ay madiskarte sa buhay, no? Naghahanap buhay din siya, no? Kung minsan nag-online selling siya maliban doon sa business niya dyan sa bahay nila. Alam niyo po, nung nalaman ko ang kwento ng kanyang buhay, na siya pala ay ampon. Sabi ko sa loob-loob ko na balang araw ay makilala niya, makita man lamang niya ang kanyang mga tunay na magulang. At eto na nga, nangyari na. So, thank God kasi nagkatotoo ang lahat. Yun palang hiling ko na makita sila, hindi nagtagal. Last year ko lang yata yun na nasabi yun na gusto kong magkita sila ng kanyang mga magulang. At eto na nga, no? Nakita na niya ang kanyang tunay na magulang, yung kanyang nanay, no? Sa pamamagitan ng video call. At sana one day, no, makita sila ng personal. So ang masasabi ko naman sa kay Jenica at June, no, ipagpatuloy nyo lang ang pag-serve kay God kasi yan ang number one sa buhay ng bawat
tao. Life is useless without God. Diba? Balang araw, no? Ma-meet nyo na ang mga magulang nyo. Nakita nyo na siya sa video call. No? Sabi nga ni Jennica sa video call, no? Siguro sa kasabihan ng kanyang nanay sa kanyang ilang taon na pagkawalay ng kanyang anak ay napaiyak. Iyak siya ng iyak. No? So, ang hirap pala ano, ng ganyan, yung ano, mawalay yung anak mo. And then, after all, makita mo, for how many years, ang hirap ano, nararamdaman ko yung nararamdaman ng nanay ni Jennica. No? So, kay mama lulo mo naman, Jennica, kung paano ang ipinakita mong pagmamahal sa kanya, no? Ganun din naman sana ang ipadama mo sa iyong tunay na nanay at tatay. Kung makita man to kayo ng iyong tatay, no? Ipakita mo yung tunay na pagmamahal sa kanila, no? Kasi sila, no? Ang dahilan kung bakit nasilayan mo ang mundong ito. Wala ka ngayon dito kung wala yung nanay mo na nagluwal sa'yo. No? Jennica, kay mama mo lulo, no? Magpasalamat ka sa kanya bilang pangalawang magulang mo dahil pinalaki ka ng maayos. Napakabait nila sa'yo. Itinuring kang tunay na anak. No? Kasi nakita ko sa mga pictures mo, no, kung paano kanila inalagaan, pinalaki. So, yung ipinadama mong pagmamahal kay Mama Mululu, sana ganun din ang ipakita mo o ipadama mo sa iyong ina ngayon kung sakaling magkita kayo sa personal. So, sa family mo, Jennica, no, kay mama mo, lolo, at sa mga tunay mong mga magulang, good luck. And sana, in God's perfect time, you'll soon see each other. Okay, so that's all, and God bless us all. Thank you, mga kapatid. Bye-bye. Sitasyon paggaw sa iyong mensahe po para kay Sister Jennica. Kumusta? Yon. Ano naman ang masasabi mo, Sister Jennica? Thank you, Mama Elsa. May pag-anon pala, hindi ko alam. Ayun po, napakabuti po na hindi lang po ako blessed na may dalawa po akong nanay. Meron pa akong pangatlong nanay na mother-in-law na napakabait, napaka-supportive po sa amin. Alam niyo po yon, yung matulungin po siya sa amin na yung puso talaga ng nanay ay nasa kanya po. Kaya praise the Lord kasi grabe po yung blessing sa buhay ko po. Nandami kong nanay, pati mga hipag ko po, nababait po nila. Kaya si mama po ay isang halimbawa din. Isang halimbawa po siya na napalaki niya po ng maayos yung mga anak po niya. Ayun po. Wow! Ang galing naman. Talagang
may nagmaraming nagmamahal sa'yo, Sister Jenny. At higit sa lahat, mahal na mahal ka kasi ng Panginoon. Kaya diba, ang Diyos siya ng mga tao upang tayo ay maayos, tayo ay mapunta doon sa righteousness. Kaya, Sister, may isa pa, nababati sa'yo. At ito naman ay live via Zoom. Ayan, sige na. Hello, hello po. Magandang hapon po. Kung ito, dong Pastor May, kay Pastor Che, at sa anak ko, wow, pinagpala ka na anak. Praise God. Kasi hello, hello. Yung desire ng magandang hapon po. Off niyo po yung ano, silent niyo po yung sa phone niyo po. Ayan. Ayan. Meron po, Pastora. Okay. So, okay na po? Okay na? Ayan. Sige, Pastora. Anong masasabi mo sa iyong anak, sa espiritu? Alam no, Pastora Che, talagang tuwan-tuwa ako nung chinyat niya sa akin kagabi na ano na na-meet na niya yung mama niya, naka-video call na niya. Hindi ko talagang namalayan na umiyak kasi damdaman ko talaga yung pakiramdam niya na yung kagalakan ba na nakita na niya, desire niya kasi na gusto niyang makita yung mama niya. So ano po, talagang tinugon po ng Panginoon yung desire ng puso niya at nakita sila sa tamang panahon sa true video call. At ang pinakamaganda po yung abangan po natin ang mangyayari, yung magkikita po sila sa personal. Hallelujah. Kagabi na naman talagang umiiyak talaga ako dahil sa tuwa na alam mo ba yun, yung pakiramdam mo na no, talagang hindi mo mamamalayan na umiyak ka na lang dahil yung kagalakan mo bilang nanay niya sa espiritual. Kasi actually si Jen, i-describe ko si Jen, napakalambing na bata, napakabait na bata, at napakamasunurin, napakataas yung pagsunod niya sa akin. Pag meron akong sinasabi sa kanya, opo Pastora, pag sinasabi ko ganito gawin mo anak, opo Pastora. So napakalambing pa kasi bakit po Pastora Che? Lagi siyang nagchat-chat. Siya yung isa sa member ko na talagang laging nagchat-chat yan. Pastora, kumusta na po kayo? Kain na po kayo? Ganon. So sa atin bilang mga pastor, yung kagalakan mo sa puso mo na tumataba yung puso mo na meron kang anak na siya po yung isang honorableng anak sa church. Sa totoo lang, marami po siyang naunahan dahil marami pong matagal na pero hindi nila nagagawa yung ginagawa niya. Then pagka pumupunta ako sa bahay nila, talagang kaagad meron ng nakasalubong yan na isang basong tubig. Hindi ko naman po itinuro sa kanya, siguro nabasa niya sa Bible na isang basong tubig lang ang ibibigay mo sa lingkod ng Diyos pagpapalain ka. So yun, nagugulat ako na nung una talaga, first time na pumunta ako doon, meron ng kagad na isang basong tubig. Wow, sabi ko, Lord, thank you, pagpalain mo si Jen. So sila po, siya po yung napakalambing na kapag meron po yung problema, lalo na meron naman po, hindi naman mawawala na may problema siya kay Jun, nag-o-open po yan sa akin una na nag-a-ask ng advice kung anong gagawin niya, ganun po. So, praise God. Anak Jen, ang masasabi ko lang sa iyo, tama yung ginagawa mo. Yung paglilingkod mo sa Lord ay hindi sayang. Yan po yung reward na yung desire ng puso mo, yung reward na ma-meet mo, makita mo ang mama mo, yung tunay mong mama. Salamat. Nag-e-expect po ako na, sabi ko nga kay Jen kagabi, napakaganda ng ginawa ng Lord, sabi ko. Kasi inuna niya muna na pinaalam sa iyo
na makita mo at makilala mo ang mama mo at ang susunod na mangyayari na i-expectin mo ay yung ikakasal kayo ni June. At least, wow, ang mama na niya ang tunay na maghahatid sa kanya sa altar. Di ba? Ano? Napakaganda. Praise God. Hallelujah. Ayan po. Magpatuloy ka lang, anak, na maglingkod sa Diyos kasi buhay natin ang maglingkod sa Diyos. Hinangyan natin maglingkod sa Diyos at privilehyo yung paglilingkod natin sa Lord na hindi sayang yung pagpili at pagtawag ng Diyos sa ating buhay. Our greatest reward, sabi nga, is to serve God. Amen? So, yan lamang po ang masasabi ko. Pastor Che. Yan. Salamat, Pastor Ella. Sister Jennica, ano naman ang mensahe mo sa iyong set man na nilagay ng Diyos sa buhay mo? Ano, Pastor? I love you, Pastor. I love you po, Anna. Ano po, napaka-blessed po po na noon, hindi ko po alam bakit ako dinala ng Lord dito sa Isabela. Dami-dami naman lugar, taga Manila naman ako. Pero ngayon, alam ko po yung pinapakita ng Lord sa akin yung purpose ko na yung ang setman ko po, si Pastora Ella, na nandito sa Isabela, na tinanggap ko na po na magsasalita sa buhay ko, na magtutuwid kung meron man siyang mga nakikitang hindi tama na ginagawa ko po. Siya po yung laging nag-a-advise po sa akin, tumutulong po sa akin. Tsaka yung tama po yung sabi niya na kapag maayos po yung spiritual mo, yung relasyon mo sa spiritual parents mo din, magiging maayos po lahat yung flow ng blessings po in natural. Kasi sabi po ni Pastora Ella, all truth are parallel, na kapag na lahat magsisimula sa spiritual, and yun nga po, magiging okay yung in natural mo. Yun po, Pastor. Yeah, maraming salamat, Pastora Ella. Love you po. Love you to, anak. Wow. Iba talaga, no? Pag mayroong set man, mayroong nag-aala, mayroong kang inalaw na magsasalita, mag-aayos, maghuhubog, magdisiplina, lahat na sa buhay mo dahil matutuwid ka talaga at hindi mo alam, di ba? Minsan mahirap, pero pagdating sa dulo nun, ikaw talaga ang pagpapalain. Wow. Amen po. Salamat, Pastora Ella. Yan, kumusta na lang po dyan po, sa lahat ng mga taga-GCC, ang Adanan. Ito po. Sa lukuyan pong gumagawa ng banana chips, Pastora Che. Ito. Wow! Yan. And congratulations po sa inyong talagang ginagawa na may ginagawa ang Diyos sa inyo dahil binubuo na ang building ng GCC ang Adanan. Lalo po kayong pagpalain ng Diyos dahil may mga honorabling anak kayo na nasa paligid na nagmamatyag at talagang nagbabantay kasama niyo, Pastora Ella. Hindi po kayo iniiwan ng Diyos at hindi kayo pinabayaan. Yan. May isa kayong na-raise na si JENNICA ANJANETTE Chan. Amen. Thank you po, Pastora. God bless po. Napakaganda po, Pastora. God bless to Pastora Che. Yan. Wow. Pinagpala ka, Sister JENNICA. Amen talaga po. Alam mo ba, Sabi nila, Sister JENNICA, meron ka daw tatlong nanay. Ako masasabi ko, meron kang apat na nanay. Kasi, di ba, kasama si Pastora Ella doon, ang yung spiritual, di ba, spiritual parents in the Lord. Yan. Kaya iba talaga, pag maraming mga lingkod ng Diyos na nagbabantay sa'yo, ikaw ay maayos. At hindi ka lang maayos, makikita mo talaga na ang Diyos na tinatawagan mo, ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay hindi ka ipapahiya. Kung hindi, talagang makikita mo ang resulta. Ayan. Pastora Ella, ang sabi nila, masarap daw ang banana chips mo. Yes po. Salamat, Pastora. Narating na po, na natikman na po ng lahat ng taga GCCP ang iyong banana chips na binigay mo sa amin noong PLF. Kaya see you soon din po sa mga susunod po nating pastors and leaders fellowship dito sa Paranaque. Yan. Yan, galing sa puso. Yes.
May pagmamahal kasi ang paggawa noon. Yan. So, ngayon po, balik tayo sa ating guest. Siyempre, ngayon na nakita mo na ang iyong nanay. Siyempre, Pasto, si Bra at Ate Jennica. Gusto ko lang din, siyempre, alam ko, nakikinig po ba o nanonood yung iyong mami? Yung mami mo na talagang ano nagpalaki sa iyo, yung kumukup sa iyo kung saan ka inampon. Ang tanong ko ngayon ay siyempre kailangan maglagay ka ng mensahe mo sa iyong mami. Ano ang message mo sa kanya? Hi Mami Lulu. Hi Mami Lulu. Alam ko na nanonood ka. Maraming salamat Mami sa lahat ng mga sakripisyo mo sa akin. Salamat dahil tinanggap mo ako bilang tunay mo anak. Hindi madali na hindi mo kadugo, tapos natanggapin mo, tapos mamahalin mo ng buong buo. Yun yung naramdaman ko sa'yo, Mi. Na kahit marami akong failure, hanggang ngayon, nandyan ka pa rin. Diyan ka pa rin, sumusuporta sa akin. Ma, hindi ka mapapantayan. Hindi matatawaran yung ginawa mo sa akin, Mi. Kahit na nakilala ko na po yung totoo kong mama, ikaw pa rin yung mami ko na nagbigay ng ano po ng buhay po sa akin, nagbigay ng magandang buhay sa akin, Mami. Mahal na mahal kita, Mami, at maraming salamat kasi tinuring mo talaga ako na tunay mong anak, mahal na mahal mo ako at mahal na mahal kita, Mami. Huwag mong iisipin na baka maitsapwera ka kasi hindi yun mangyayari, Mi. Madadagdagan lang tayo pero never na maiechapwera ka kasi ikaw yung mami ko. At yung mama ko ay syempre nagpapasalamat din po ako dahil kundi rin po dahil sa kanya hindi naman din po ako mailuluwal dito at kung dito sa mundo at kung hindi kasi naniniwala po ako na lahat po talaga may purpose kung bakit nangyari po yung lahat ng ito. Kaya nagpapasalamat po ako sa Lord at sa buhay mo mami kasi grabe yung nilagay niya sa puso mo na puso ng nanay na yung grabe talaga na tinanggap mo ako at pinalaki mo, binigyan mo ng magandang buhay, binigyan mo ng magandang pag-aaral, lahat pinrovide mo para sa akin. Maraming salamat sa iyo pati kay Kuya Jacob. Maraming salamat, Mami. Love you. Yun, ang isang napakagandang mensahe ng isang anak na talagang tumatanaw ng utang na loob, di ba? Tumatanaw na hindi talaga kinakalimutan. Sabi nga ng salita ng Diyos, do not forget the hands that raised you, di ba? So, do not forget the hands that feed you. Kaya, di ba, kahit na, wag lang matakot mami dahil hindi magbabago kung hindi nadagdagan pa. Ang ganda naman ng mensahe mo, sister. Ngayon ano naman ang mensahe mo para naman doon sa iyong tunay na nanay? Ayan. Sa aking tunay na nanay naman po, Nanay Evelyn Siwa, nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi kung hindi po dahil sa iyo, wala rin po talaga ako dito kasi ikaw po yung ginamit ng Lord para may panganak po ako dito sa mundo. Maraming salamat po na at sinasabi ko po sa inyo na hindi po ako galit, hindi po ako nagtanim ng anumang sama ng loob po sa inyo. Ano man po yung nangyari noon, God's ways po yun. At nagpapasalamat po ako kasi hindi niyo po ako pina-abort, kundi pinampon niyo po ako at yung pinagbigyan niyo po sa akin ay mga tamang tao po na ginamit po ng Lord para bigyan po ako ng magandang buhay na kung nung pagkakataon na yun na hindi niyo po pa maibigay. Pero hindi po ako nagtanim ng anumang galit kaya sabi niyo po hinahanap niyo po ako baka galit po ako na hindi po ako nagagalit at mahal na mahal ko din po kayo kasi yun po ang tama, yun po ang dapat gawin kasi yun po ang sinasabi po sa Word of God na is to honor your mother and your father. Kaya anuman po yung past na nangyari po noon,
tapos na po yan, Mama. Alam ko po na may bagong pong ginagawa ang Diyos sa atin. May bagong gagawin ang Diyos sa mga buhay po natin. Kaya patuloy po na matuloy lang po na magpasalamat po tayo sa Panginoon sa mga pangyayaring ganito. Tsaka huwag po kayo, yun po, huwag po kayo mawawala ng pag-asa. At looking forward po ako sa pagkikita po natin na mayakap ko po kayo, pati po makilala ko po kayo at yung mga kapatid ko po sa inyo. Yun po, God bless po, Mama. Wow! Kami din, Sister Jennica, excited dyan sa pagtatagpo ninyong tunay na mag-ina. Talagang tunay na nakakaiyak yan. Pero talagang ngayon, talagang ito yung sinasabi na talagang hope in the midst of hopelessness. So, pag-asa talaga sa gitna na wala, parang wala ba, parang zero, out of nowhere. Pero God is doing something for a miracle. Amen! Wow! There is miracle to those who believe, to those na meron talagang pag-asa sa kanilang mga buhay. At lastly, sister, syempre kami nagpapasalamat at pinaunlakan mo kami ngayong araw na ito sa ibahagi ang napakagandang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Syempre, ang ating mga abangers, ano naman ang mensahe mo sa kanila? Paano mo sila encourage ngayon na lalong magpatuloy? Lalo sa kabila na meron kang pinagdadaanan. Tuloy-tuloy lang. Siyempre, anong mensahe mo sa lahat ng mga nanonood at even sa lahat ng mga manonood pa ng replay? At aabutin ang segment na ito ngayong hapon. Ang masasabi ko lang po, balik po talaga tayo sa Word of God. Yun po yung foundation po natin. Na sa ano mang mga pagsubok na pinagdadaanan natin, laging titignan mo yung Diyos na yung Diyos natin na pinagsisilbihan natin at panghawakan natin yung salita niya. Kagaya po sa akin na di naman po ako umaasa talaga, di naman po ako nag-expect na ngayon na kasi sobrang bilis po eh. Diba ang 1,000 taon nga po sa Lord, isang araw. Ang 1,000 taon sa tao, isang araw lang po pwedeng gawin agad ng Lord. Kasi ko, Lord, nagpapasalamat ako na tunay yung mga salita niya na your ways is higher than our ways and your thoughts is higher than our thoughts. Na hindi malubos mga arok ng isip ko kung paano, kung bakit, pero alam ko po yung purpose po ng Lord. May purpose po ang lahat ng bagay. Na, yun nga po, sabi niya po sa Romans 8:28, that in all things God works together, di ba? For the good of those who love Him, those who are called according to His purpose. At alam po natin na lahat po tayo tinawag, lahat po tayo ay mahal po ng Diyos. At kung may pinagdadaanan man po kayo, huwag po kayong susuko, laban lang. Kung binibinat ka, binabanat ka, laban lang. Diyan naman po ang Lord na nangakong kasama natin siya at hindi niya tayo iiwan. Kaya iyak lang, manalangin lang at magpatuloy kahit na may mga naririnig. Ang mahalaga, huwag mong pakinggan yung tinig ng mundo. Ang pakinggan lang natin talaga is yung tinig ng Diyos at yung tinig ng mga lingkod ng Diyos na nagsasalita sa buhay natin. Kasi yun nga po, sabi ni Dr. Boone, next level, sabi niya eh. Diba po? So, ang Lord, binigyan na po niya tayo ng kalakasan po. Kaya naniniwala po ako na anuman yung mga pinagdadaanan po natin, ang Diyos lagi po natin siyang kasama. At yun nga po yung nasagap ko din po sa PLF na God anointed us to do kung ano yung nire-require ng sitwasyon. Ang kailangan lang talaga is sumunod tayo. Kung mahirap man, yun nga po sabi nila Pastora Che, at the end of the day, nandun yung fulfillment, nandun yung blessing, nandun. Kasi everything is possible to those who believe and at the right time, di ba, ay the Lord shall make it happen, sabi niya nga ng Lord. At sabi niya pa, everything is beautiful in its perfect time. Na dumating talaga yung perfect na season ng Lord at yun yung makapture natin kasi para hindi sayang. Diba? Matuto talaga tayo na makinig sa at ma... Yun nga yung lagi nating ipag-pray na ma-open yung spiritual eyes natin, yung ears natin para maunawaan at makasunod kung ano man yung pinapagawa ng Lord sa ating buhay. Yun lamang po at huwag po kayong bibitaw. Kapit lang po, mga kaabangers. God bless us all po. Yun! Talagang wag na wag tayong bibitaw. Every 2 p.m. po yan dito sa Daily Life Sharing. Siyempre,
'Di ba? Abangan at abangan po natin. Talagang ito yung sinasabing hope for those who feel forgotten. Pag-asa para sa lahat na nawawalan ng pag-asa. Dahil sabi ng Diyos sa kanyang mga salita sa Romans 5 verse 5, such hope. Yan. Ano ba tong hope na ito? Ito yung mga pangako ng Diyos, God's promises. Such hope never disappoint us because God's love has been abundantly poured out within our hearts through the Holy Spirit who has given us. Amen! Kaya, di ba, sabi sa Tagalog, at hindi binibigo ng Diyos ang ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig niya ay ibubuhos niya sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob niya sa atin. Wow, talagang pinagpala tayo ngayong hapon na ito. At naniniwala ako na aabangan natin ang kasunod, ang pagtatagpo nilang mag-ina. At hindi lang yan, aabangan din natin mga ka-DLS araw-araw ang ating mga segment ngayong hapon na ito, ang everyday, 'di ba? Sa panibagong araw na naman sa araw na bukas. Basahin ko lang tong comment ni Pastora Marivic. Sabi niya, maraming salamat sa Diyos sa buhay mo, Sis Jennica. Walang imposible sa naniniwala sa Diyos na nagbibigay ng kasagutan sa lahat ng problema. Sa Diyos na dumidinig ng lahat ng panalangin at sa Diyos na gumagawa ng magandang bagay sa ating buhay. Purihin ang Panginoon. Amen! At purihin din ang Diyos sa inyo mga lahat, mga ka-DLS, ka-abangers, at even doon sa first-timer na nandito nakasama natin ngayong hapon na ito, dalangin din namin anuman ang kahilingan mo. Malayo ka man, nasaan ka man ngayon, abutin ka ng Panginoon. Yung kamay ng Diyos ay suma sa iyo. Abutin ng Diyos ang sitwasyon mo, kapatid. Mapagpala ka, purihin ang Diyos sa buhay mo. Kung gaano inabot ng Diyos si Sister Jennica, kung gaano siya naging answered prayer, ganun din ang gagawin ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ng lahat ng mga kaabangers. Amen! Salamat po sa lahat na nakasama namin sa hapon na ito. Isa na namang segment ang natapos natin. Hope for those who feel forgotten. At sa araw na bukas, abangan muli natin ang isa na namang napakagandang patutuo na nilagay ng Diyos sa ating mga guest sa susunod na araw. Kaya mga ka-DLS, ka-abangers, sabi nga ni Sister Jennica, kapit lang! Diba? Huwag bumitaw! Kapit lang! At syempre, abangan din natin ang ating mga online segments, ang ating nightlife sharing every night. Kaya, salamat po! Salamat sa Diyos sa buhay ng ating mga pastor at salamat din sa buong daily life sharing production. Maraming salamat sa inyo. God bless you po, Sister Jennica. Pagpalain ka lalo ng Diyos. Lalong ibigay ng Diyos yung righteousness, lalo mo itong mahawakan. Yung processes ng Diyos, alam mo, lalo itong mapapabilis, lalong ibibigay ng Diyos sa iyo ito. Yes, Lord, salamat sa buhay ng aming guest sa hapon na ito. Salamat, Lord, truly, Lord, answered prayer kami. Kaya, Panginoon, sa iyo lamang namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name, amen and amen. Amen. God bless po sa lahat. See you tomorrow. Bye-bye.